Magandang araw mga bata! Kumusta kayo? Ang pag-aaralan natin ngayon sa Music 1, Quarter 1, Week 1 ay tunog at katahimikan o sound and silence. Handa na ba kayong mag-aral? Simulan na natin! Ang araling ito ay naglalayong makilala mo ang mga bagay na nagbibigay ng mahina at malakas na tunog at ang kahalagahan ng mga tunog na ito. Ano-ano ang mga narinig mo? Tama! Tunog ng sasakyan. Tunog ng ulan. Tunog o huni ng baka. Tunog ng cellphone. At boses ng mga bata. Ano ang tawag sa mga naririnig natin sa ating paligid? Ang mga naririnig natin mula sa ating paligid ay tinatawag na tunog. Ang mga tunog sa ating paligid ay nanggagaling sa mga bagay sa mga hayop, sa tao, at sa kalikasan. May mga tunog na malakas at mahina. May mga hayop at bagay din na walang tunog. Narito ang ilang halimbawa ng may malakas na tunog. Aso. Ang aso ay may malakas na huni o tunog. Tumatahol ng malakas ang aso kapag may nakita ito na kakaibang bagay o kaya ay may paparating na taong hindi niya kilala. Kampana. Malakas din ang tunog ng kampana sa simbahan. Kapag narinig mo ang tunog ng kampana sa simbahan, ibig sabihin ay oras na para magsimba. Ambulansya. Malakas din ang tunog ng ambulansya. Kapag may paparating na ambulansya, kailangang huminto at gumilid ang ibang mga sasakyan upang makaraan ang ambulansya. Kailangan nitong makarating agad sa ospital dahil maaaring may lulan nito na taong may sakit o taong naaksidente. Narito naman ang mga halimbawa ng may mahinang tunog. Orasan. Mahina lang ang tunog ng orasan. Bulong. Mahina lang din ang bulong ng isang bata.
mabubuyog. Mahina din ang tunog o huni ng mga mubuyog. Narito naman ang mga halimbawa ng mga hayop o bagay na walang tunog. Isda. Walang tunog o huni ang isda. Tutubi. Wala ring tunog ang tutubi. Sombrero. Walang tunog ang sombrero. Mahalaga ba ang mga tunog? Oo. Ang mga tunog ay may kahulugan. Maaaring nagbibigay ng babala, nagpapaalala ng mahalagang bagay, o nagbibigay ng impormasyon. Sa musika, may iba't ibang uri ng mga simbolo na may tunog at walang tunog. Ang mga simbolo na may tunog ay tinatawag na mga nota. May bilang na katumbas ang bawat nota. Ang mga simbolo na walang tunog ay tinatawag na pahinga. May bilang din ang bawat pahinga. Narito ang gawain A. Lagyan ng check ang kahon kung ang nasa larawan ay nagbibigay ng tunog at X naman kung hindi nagbibigay ng tunog. Number 1. Pusa. Nagbibigay ba ng tunog ang pusa? May huni ba ang pusa? Check o X? Ano ang iyong sagot? Tama! Check! Ang pusa ay may huni o tunog. Number 2. Aklat. Ano ang iyong sagot? Tama! X! Walang tunog ang aklat. Number 3. Bulkan. Ano ang iyong sagot? Tama! Check! Kapag sumabog ang bulkan, ito ay may malakas na tunog. Number 4. Isda. Ano ang iyong sagot? Tama! X. Walang tunog ang isda. Number 5. Tandang. Ano ang iyong sagot? Tama! Check! Ang tandang ay may tunog o huni. Dahil nakakuha ka ng 5 tamang sagot, ikaw ay magaling! Sagutan naman natin ang gawain B. Lagyan ng kahon ang larawan na nakapagbibigay ng malakas na tunog. Pilugan naman kung nakapagbibigay ng mahinang tunog. Ambulansya! Daga. Motorsiklo. Orasan. At tambol. Tignan natin ang mga tamang sagot. Ayan. Ang ambulansya, motorsiklo at tambol ay nagbibigay ng malakas na tunog. Ang daga naman at orasan ay nagbibigay ng mahinang tunog. Nakakuha ka ba ng 5 tamang sagot? Magaling!
mga bata, tapos na ang ating aralin. Salamat sa pakikinig. Ako muli, si Teacher Jen. Kita-kita tayo muli sa susunod na pag-aaral. Paalam!